Kung siguro kung mayroong term na machismo, si Senator siguro pwede natin tawagin ng makismo. Macho, makismo raw ako. Nakita ko din, nung pagdaan ni Audrey, pag-kiss nila, parang nag-joke si Senator Subiri. Oh. Parang sabi niya, Speaker of the House. Sabi ko sa inyo lahat, good afternoon. Siyempre, lahat naman dinodokumentado natin. Kaya pati gig ng komedyanteng si Marisa Sanchez, pinuntahan natin. May gig to si Marisa sa Pasay. Kasama niya yung manager niya na si OG Diaz. Kakaiba yung relationship nilang mag-manager. Kasi kung yung ibang manager, habang nagpe-perform yung mga talent nila, talagang nasa harap, nanonood. Ito si OG nasa labas at nakasilip lang sa isang maliit na butas. Nakapanood na niya ng ilang beses? Hindi kasi daw po, ayaw daw niya ito ni Marisa na pinapanood siya ni OG. Ayoko siyang nandito. Kasi nung hindi ko pa siya manager, for me, he's one of the best stand-up comedians. Kung manonood at manonood siya sa akin, ang tendency ko ay magpa-cute lang. Katulad ngayon sa camera, conscious na ako. Si OG, ang crusher lang din na nanonood. Sinisilip ko na. Boso! Boso! Tinanong nung kasamahan natin si Marisa and si OG kung sinong sa tingin nila yung presidential na nababagay sa comedy. Consistent pa rin sila ng sagot. Jambi Madrigal. Siyempre, best comedy actress ay si Miss Jambi Madrigal, si Senator Jambi Madrigal. Ikaw ha, loko mo ko you. Parang alam niya namang matatalo siya, pero tumakbo pa rin siya. Yung boto niya, nirereklamo pa niya, na ba't yun lang ang boto niya, chuchuchu. Kaya naman dagdaga mo ng 3 million yan, eh, talo ka pa rin. Etong si Marisa, talagang nanonood pala siya ng dokumentado. Familiar siya sa dokumentado. Kasi nung kinukunan siya ng camera, talagang alam niya kasi mga gagawin natin. Sinasabi niya, wag niyo kukunan. Tapos yung tinanong siya nung kasamahan natin na, ma'am, familiar po ba kayo sa dokumentado? Alam ko, kaya ingat na ingat ako. Pag nagtitisyo ako, pinipilit ko na pagsing ako ng sipon, hindi ko ipupuna sa pawis kayo. Yung tissue, kaya ingat na ingat. At least she learned from the mistakes of others. Di ba, very documentado. Confirm. Episode natin kay Senator Lauren. Huge si Manny Pacquiao back to school. At sumabay pa talaga siya sa opening of classes. Yes. Baka kailangan niya ng libro. Teacher, pwede ko po bang dalhin ang boxing gloves ko to school? Itatanong natin sa buong team Pacquiao dahil sila yung classmates ni Manny. Si Chiki, pati yung team nag-aaral? Yes, 10-day crash course tungkol sa good governance. Murang-mura lang naman, kaya-kaya natin. 30,000 a day. Oh my God! Yes. Wow! Saka makikita mo na kahit nag-aaral siya, busy pa rin, ang daming pinipirmahan. Teacher, not listening po si Pacman, oh! Yung mga negosyo niya. Ang mga pinipirmahan niya, eh, hindi pa naman nag-uumpisa. Sa mga negosyo niya. Sa negosyo niya. Pero nung ikalawang araw niya, second day, na-late na si Manny. So, kasi naman daw, na first day. Late din sila kakapunin. Kapun ako naghintay eh. Pacman, be a good boy next and don't be late. Kung hindi, magsasquat ka sa schoolyard. Nakakatuwa nga si Manny kasi nung pangalawang araw ng klase, aba, alam na daw niya kung ano ang LGU. Yung pag-ibag-tulungan ng congressman at saka ng LGU. Proud ka ba sa akin, Mami D? Puro na lang ako belt. Gusto ko naman ang medal. Pero syempre, kagaya ng iba, Luchi, nung estudyante ako, madalas din ako antokin sa klase. So ganun din pala kahit itong si Manny Pacquiao. Ah, ano? Yes. Antok-antok din siya. Sayo naman yung 30,000 niya. Hindi pa naman umabot sa puntong nakatulog si Manny. Paano ba naman ang lalaki ng kape? Antok na ako, teacher. Recess muna tayo. Susunod, ang mga huling sandali ni PGMA bilang presidente.
Busy pareho yung dalawang presidente ngayon, ha? Mm-hmm. Ang incoming at ang outgoing are both busy. What's up with ito them? Ito si PGMA, nandun tayo sa kanyang dinaluhan sa AFP, yung testimonial parade in review. Ang tawag dyan, the last rites. Full force ang Air Force, Navy, Army, lahat ng mga officers at commanders nila dumating, syempre, pustulang pustura para kay PGMA. Rest at itong ang isang officer, bumaba sa sasakyan niya, nag-last ayos pa ng sarili niya. Bagay ba sa akin ang shades ko? Because there are cameras all over the place. So it's only right that they groom themselves. Nadokumentado din natin yung mga sumisimpleng natutulog habang nagsispeech sa PGMA. Kita na nga may natutulog eh! Estorbo! Pero hindi lang yun yung mga nadokumentado. May game po ako. Pag nagpunas kayo ng pawis, hihikab ako. Game? Game! Oh, hindi ka naghikap. Panalo ko! Yay! May isa pang officer, ah. Lahat sila, habang nakatingin kay PGMA at kay General Bangit, kitang-kita mo siya dahil lahat nga nung katabi niya nakatingin doon sa gitna ng stage. Habang siya nakayupo, gumagalaw-galaw yung daliri. Busy po kayo, ah. Nag-games yun. Tapos, magkakatabi itong sila Defense Secretary Norberto Gonzalez, PGMA, General Bangit sa stage. Pero feeling ko, na-open na si Defense Secretary kasi hindi siya kasama sa usapan nila PGMA at General Bangit. Itong mga ito naman, hindi ako sinasama sa usapan. Marami kasing dapat pag-usapan talaga si Bangit, diba? Correct. Saka si GMA. Mm-hmm. Si Presidential Spokesperson, nakita rin natin, kalikot ng ilong niya. Ano kaya ang makukuha niya sa ilong niya? Siguro ganito kabilog. Pwedeng mas malaki. Eh, dyan sa ilong mo, anong meron? Kanina ka ba nakahawak dyan eh? Kung si Senate President Enrile ay nang hihiniksik, ano naman ang ginagawa ni Presidential Spokesperson Saludo? Sir, patay ang dial ah. Busy ba? Busy ba? Sige, mag-text ka nga lang, sir. Luchi, sa mulat naman natin nakita si PGMA sa awarding ceremony sa isang exclusive school. Ano yun? Ano yung i-award sa kanya? Is this a Women's Day, whatever? No, it's for World Peace, pang beauty pageant. Ay, World Peace. Wow. World Peace. Love it. Yes. Pero actually, si PGMA, walang ka-world peace, world peace sa mukha niya nung araw na yun. Hindi talaga peaceful yung mukha niya. Parang hindi siya natutuwa sa mga nangyayari nun. Yes kayo dyan! I want war! Parang napipikon pa siya, hindi niya alam kung bakit inawardan pa siya. Parang ganun. Ayoko nang masikip! Ayoko nang maputik! Ayoko nang mabaho! Tapos, naman yung award kasi walang kwentang award. Actually, galing siya sa isang Chinese television. Maybe she found the award a little too small or too beneath her, you know? Pati yung taong nag-a-award sa kanya, hindi niya pinansin. Hindi siya nag-thank you, ganun. Pinapag-speech siya, hindi siya nag-speech. Oh, really? So, hindi siya nag-acceptance speech to say? They were together on stage, pero meron siya kinakausap na iba. Hindi niya pinapansin yung nagsasalita for her. And now, yeah. So, now, nagsungit naman si PGMA doon sa event na yon. Yung doon naman sa celebration ng Independence Day, relax naman siya. This was the most bongga Independence Day we had in 9 years. Tumataginting na 10 million pesos ba naman yung ginastos doon sa... 10 million. Oo, mara. Oh, Diyos ko! Kung ito ang presyo ng kalayaan ko, magpapasakop na lang ulit ako. Parang abundance daw yung team na nirequest. Abundance talaga. Okay. May mga host na celebrity at maraming armed forces na kailangan pakainin. It's not naman extravagant. You have to feed the military who will come. Nguya, kaliwa kanan, nguya! It's something that is done
every year. And the budget usually is that amount. Nagtanong din tayo dun sa mga tao dun kung mamimiss ba nila si Madam kasi syempre last Independence Day na niya to. Okay, it's a naughty question, but yeah, what did they say? Siguro yung ano, increase in salary. Syempre po malaki rin naman yung mga naiambag niya sa country natin. Syempre, bawat isa naman po sa atin eh, merong may mga kanya-kanya tayo mga nagagawa para sa bayan natin, which is yun yung dapat nating alalahanin at ibigay na importansya. I'm sure she's brought some good in this country and a bit of self-awareness. Mohamed? Wala pong... O, hindi naman siya mamimiss eh. Andyan pa rin naman siya, no? Sa Kongreso nga lang yan, sa Malacanang. Yes.